Yes, Rafi, huling namataan nga ng pag-asa sa layo lamang 385 kilometers sa may silangan, timog silangan ng Surigao City, dyan sa may Surigao del Norte, ang LPA na tatawaging agaton kapag ito'y naging bagyo sa loob ng ating PAR. At sa wind map ng Metra Weather, makikita natin na tatama ito dyan sa may Eastern Visayas, Eastern Mindanao, dadaan ng Visayas, patungo ng West Philippine Sea. At mga kapuso, tandaan po natin, ang mga lugar na binanggit natin, yan din yung mga lugar na dinaanan ng magkasunod na bagyong Urduha at Vinta. Pero sa ngayon, ang mga pag-ulan, malalakas na ulan na ang mararanasan at nararanasan dyan sa may Caraga Region, dyan sa may Davao, at mamayang gabi ay malalakas na ulan ang inaasahan dito sa may Northern Mindanao hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula. Yung nakikita niyong kulay pink na yan at pula at orange, yan po yung mga malalakas na ulan. At ito'y epekto na nung papalapit na low pressure area dyan sa Mindanao. At sa Visayas, asahan din ang mga pag-ulan. Halos buong Visayas, may mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may eastern section, yan yung Samar Provinces, Leyte Provinces, na habang lumalapit yung LPA at dadaan yan simula mamayang gabi hanggang bukas, ay maranasan yung mga malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Sa Luzon, may mga pag-ulan ka rin dito sa may southern Luzon, yan yung Bicol Region, may Maropa, lalong-lalo na dito sa may southern part ng Bicol Region, yan po yung Albay, Sorsogon at Masbate. At dito sa may Calabarzon, may mga mahihinang ulan ka, lalo na dyan sa may Quezon Province. Sa Northern Luzon at Central Luzon, asahan din ang mga pag-ulan dyan sa may Cagayan Valley, dyan sa may Cordillera. Pero mga kapuso, mas mahihina yan kung ikukumpara mo sa Visayas at Mindanao. At dito sa Metro Manila, sa susunod na tatlong araw, ngayong araw na ito, mababa pa ang tsansa ng pag-ulan. Pero bukas, Martes hanggang Miyerkules, asahan nyo na yung mga tinatawag nating rain showers o yung mga light rains na, na maranasan dito sa Metro Manila. At mga kapuso, sakaling maging bagyo yung binabantayan nating low pressure area, ay ipagbabawal na po ng pag-asa ang paglalayag ng mga maliliit na sakyang pandagat niya sa may eastern seaboard ng Mindanao at eastern seaboard ng Leyte. Yan pong eastern seaboard ng Mindanao, yan yung mga baybayin dagat ng Surigao Provinces, Davao Oriental, Dinagat Island at Siargao. Pero mga kapuso, meron pa rin tayong gale warning. So maliban po dun sa mga baybayin dagat na bawal pumalawit yung mga maliliit na sakyang pandagat dahil sa epekto naman ng hanging amihan. Rafi? Mangtani, saang lugar po posibleng mag-landfall yung inasahang bagyo? Yes, kung titingnan natin yung wind map, Rafi, makikita natin itong sentro ng bagyo, posibleng tumama dyan sa may Caraga. Ngayong gabi, dadaan ang may Northern Mindanao, o kaya dyan sa may Central Visayas at Western Visayas, bago tuluyang tumawid bukas dyan sa may Palawan patungo ng West Philippine Sea. Kaya itong mga lugar na ito, ito rin yung dinaanan ng Urduha dyan sa may Visayas at Binta dyan sa may Mindanao. Kaya talagang dapat, Rafi, maging I am ready sila. Kahit na hindi ito magiging isang super typhoon, pero yung mga malalakas na ulan ay maaasahan dyan. May chance pa ho bang lalakas sa itong posibleng bagyong agaton mula sa tropical depression, Mang Tani? Well, unang-una, Rafi, kasi halos malapit na siya sa kalupaan. So kung ngayon isa siyang low pressure area, magiging depression siya pero lalapit na sa lupa, alam naman natin na kapag ang isang bagyo ay tumama sa lupa, malaking epekto ng landmass sa paglakas ng bagyo. So mukhang hindi na ito magiging isang tropical storm sa ngayon, Rafi, ha? Pero paulit-ulit, binabanggit natin, kahit po hindi ito isang tropical storm o typhoon, pero yung dadaanan niya ay mga lugar na dinaanan ng dalawang magkasunod na bagyo. Ibig sabihin niyan, basa yung lupa, super saturated, so yung tsansa ng flash flood at landslide ay napakataas. Kaya kahit na hindi ito maging isang bagyo, Rafi, at magdadala yon ng panganib doon sa mga lugar na yan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.